ito, ipakita ko po yung ano, yung sulat ko ng doktor. Custom lang mo naman daw. Galing po kami ng Isabela. Naka-usli naman po kayo. Ito sa yung ano, immobilization office ng Parang. Ito lang chat namin, no? Tapos buhuy ako ng tuntok. Ako ng dilisensya ko para malawin. Iganay po mo sa inyo ako. Uyin lang ako ng tuntok. Hindi, ba't ang mga nakasuntal lang? Kakatabi mo lang kung paano kayo. Tama ang nakasuntal. Hindi kayo mapakita. Pag-uulog din, okay lang. Sabi kinagilan na kung saan-saan, pwede tayo magparada. Ngayon po, 2023 na, sumunod po tayo sa batas trapiko. Huwag po tayo maging pasaway. Yun lang po, salamat. Pajo TV. Location natin Bangbang corner Piggy Barra Street at dito may isang Innova. Ito naka double parking na rito, plum number 2366. So dito nga sa kahabaan ng Bangbang, ito yung Piggy Barra at ayun yung Alfonso Mendoza. Pag nakaayos naman yung pagkakaparada, hindi naman po kinaklam. Pero pagkaganito yung pagkakaparada nito, kasama na po sa inyo huli. Kaya iayos lang po natin yung parada natin para pag nadaanan po tayo ng clamping, hindi po tayo makaklam. Okay, ito may notice ni Innova. So yung mga ibang tricycle dito parang food cart, ito pinapatabi na lang dito kasi halos nakagitnaan na rin. Okay, tuloy na po tayo. At ito kasama rin sa ikaklam tong isang Montero dito. Dito pa rin tayo, Bangbang corner Piggy Barra. At kasi nakaparada po street corner, kaya naklam na rin to kasama ng Innova na naka double parking dito. 2370. So yun pa yung isang naka double park din na Toyota Hilux dito. So ito yung kanina yung may notice na. So ito yung Hilux din na nakagitnaan na rito. Oh, kasi marami tayong makikita rito, may mga lamesa, may mga motor na nakagitnaan na rin. So yun nga, dapat tawagin na rin yung attention ng DPS o clearing operation dito. Ito may club na yung Hilux 002. Dapat hindi sinasakop yung mga kalsada. So kung meron man tayong negosyo, may mga kainan tayo, may mga pares-pares tayo, tapsilugan, dapat doon lang tayo sa ating pwesto kasi dito ultimo yung sasakyan, wala na rin parada na dapat nakagilid dito, nakagitna na ngayon dito. So itong Hilux ito meron na rin notice. So bali tatlong sasakyan yung naklam dito. Dalawang naka double parking at saka yung isa naka street corner sa kahabaan ng Bangbang in between ng Piggy Barra at Alfonso Mendoza. Okay, tuloy na po tayo. Location natin De La Puente Street corner Dapitan. Dito isang Isuzu D-Max 2314. So yun nga no, yung pinaradaan itong D-Max sa nakikita natin merong garage sa tapat nila at ayun nga, kasya naman yung sasakyan pero hindi pinasok. Dito yung abutan to, walang driver. Galing po kami ng Isabela. Ngayon lang kami nakalito. Pwede po? Si ma'am, nakaklamp na po ito unang una mo. Mayroon din tapit ng gabi na ito. Sir, kahit ipakita ko po yung yung sulat po ng doktor. Custom lang mo naman daw. Galing po kami ng Isabela. Pakikiusap lang po sana. Kasi operation po ko ngayon. Papatanggal po po itong transplant po ako. Thank you.
Mostly naman po kayo hindi na. Ito sir, yung ano, immobilization notice na Anton. Hindi ko kasi hindi ko naman may pang Dengan itu nama mam. Paano po gagawin ko? Kunin ko po yung letter. Ayun pa mam. Bigay sa. Tawag na po kayo. Kasi tinatanong ko sa. Kasi yung bahay sa para maintindihan sa rapat. Tawag ko. Ito yung kong sinan. At ang mga tawag. Tawag na lang. O mam, tawag na po mama. Pera. So yun na para malinawan sila, tawag nila sa opisina at may paliwanag sa kanila kung paano nga ako. Kasi si mama parang magpapacheck up ata, sabi niya nga kanina transplant siya. So hindi pwedeng desisyon na kasi ng clamping team niya kung pagbibigyan o hindi dahil nakaklamp na yan. So binabato sa opisina, sila na kung mag-de-decision niya. Kaya doon sila makikipag-usap. Okay, tuloy na po tayo. Location natin, Vicente Cruz, corner Ramon Magsaysay. Yan yung Ramon Magsaysay. Dito yung isang Chevrolet Spin. Ayan, nakita natin pinaradahan ito. Nandito pa sa tapat ng signage, no parking, clamping zone, Mabuhay Lane. At ito meron na rin ang account number 2349. Saka yung isang sasakyan din dito ng Mirage. Ayan, ito yung mga walang driver din dito. Yung Mirage ito, meron na rin nga aklam number 2350. Silver na Mirage, ito naman yung kulay maroon na Mirage. Ito 2324. Dito naman kung sino po yung aabutan at naka-obstruct dito sa mga sa kahabaan ng Mabuhay Lane along Vicente Cruz. Matik na po yan. So dito rin makikita natin yung signage yan, no? No parking, Mabuhay Lane, clamping zone. So makikita natin isang abansa yun. Okay naman yung nakapasok doon sa kanyang garahe. So itong isang Highlander, ito wala rin nga driver. 2353. Okay, saka itong isang Toyota Corolla 2367. So yun nga, nandito lang naman sila sa tapat, pero yun nga, dito kasi pagka inabutang ka at walang driver yung sasakyan, matik na po yan. So yung dalawa sasakyan doon, may notice na yung Mirage na maroon na lang ang ginagawan dito. Parang ito lang chap namin, oh. Tapos pukuya ko ng tondo. Ako ng bilisensya ko para malaro mo. Sige, na ipumusayin ako. Uyin lang ng tondo. Sige, ba't pa nga kasuntan lang? Kakatabi mo lang kung paano mo siya. Ha? Tama nga ng kasuntan. Hindi kayo mga pakaisapan. Okay lang. Tama lang. Ayan, sabi ni Kuya, hindi kayo mapakiusapan. Tama naman yung sinabi niya, pero yung pagparada niya rin kasi nakita naman na meron ng signage dito, hindi rin siya mapakiusapan kasi. So dapat pagka may mga signage na natin yan, alam natin bawal, huwag na tayong pumarada. O kaya bago dumating yung operation, alisin na po natin. So yung tatlong sasakyan doon, ayun, may mga notice na lahat dyan.
Okay, may notice na. So isa na lang dito yung isang Highlander. So yung Highlander meron na rin notice. So halos sa lahat ng naklam dito, limang sasakyan na meron ng notice. Tuloy na po tayo. Location natin Don Quixote, in between ng Florentino Street at España Boulevard. Dito yung pinapatupad ng barangay, dito yung sticker policy. Dito yung kahabaan ng Don Quixote, secondary road, makikita nga natin. Hanggang dun, ayan, both side may mga nakaparada. Dito, para makakuha tayo ng sticker, kailangan natin makipag-ugnayan sa barangay. Dun nga, no, may kanya-kanya silang policy rito, bawat barangay. Merong one side parking, dito naman yung sticker policy. So, para makakuha tayo niyan, pupunta tayo ng barangay. So may mga requirements yan. At pag na-aprobahan kayo, bibigyan kayo ng sticker. So wala pong bayad yung sticker na yan. So si Kuya yun, walang sticker yung kanya, ipapasok niya na lang daw dun para pasok dun sa kanilang property line. Pero ang pinaka maganda po, ulitin po natin, no, ang dapat meron tayong sariling garahe, kasi po itong sticker policy o yung mga one-side parking yan, temporary lang po yan. Anytime pwede pong mawala yan o pawiin ang barangay, kaya mas mainam kung meron po tayong sariling garahe. So kung may garahe tayo, hindi po tayo mga ngamba kahit anong oras. Dumaan ng operation, dumaan ng towing, hindi po tayo mga ngamba na makaklan tayo. Dito, sa ngayon, okay lang po yan dahil meron po silang resolution at pinaprobahan po nila yan sa City Hall. At meron po nga kopya yung clamping team, binigyan ng kopya ng barangay para makapag-clamp dito. Okay, tuloy na po tayo. Okay, nandito na ngayon tayo sa opisina ng clamping, sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!